ganyan yung harap niya. Oh. So, plano ko rin yung palagyan ng tinted. Yan yung gusto kong ipabago sa kanya. At yung pong katawan niya. So, buksan natin yung loob. Yan. Okay, so tingnan natin dito sa likod. Okay, dito naman sa loob. Ayan, buksan naman natin dito. May pahagdan po dito. Say-say, andito yung pamangkin ko. Dali, say-hi sa mga chillers. Hello po, ang dami ko pong nakain dito. Hi. Hi. Nagtataba na ito. Hi. Hi. Hello po. Hello. Chillers, hapon na ang vlog. Katatapos ko lang din maligo. Bale, Sunday kasi ngayon. Naglinis kami ng buong bahay. Sarap sa pakiramdam. Yung iba kalat-kalat pa kasi pinatutuyo pa. Yung... Ang ingin yung pamangkin ko. Gusto niya laruin yung mga dito, gamit ko. Yung mga labahan na nandun, oh, kita nyo yan. Naiipon na naman dahil wala pa sila mama. Halos 1 week sila sa Quezon. Hi! 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 Si Javi naayos niya yung pinto dun sa bathroom. Dahil ang agang nasira. Wala pang 1 year, nagkaroon ng problema yung pinto namin sa bathroom. Pero yun dito sa comfort room, hindi pa naman. Matinong-matino pa siya. Parang bagong magjowa, ganon. Ayan. So ngayon, chillers, i-flex ko sa inyo yung binili namin sa sakyan. Tapos dadalhin ko na lang din ito para explain ko sa inyo mamaya. Ipapakita ko rin sa inyo yung ginagawa dito sa likod ng bahay namin. Malapit na siyang matapos. Hindi ko na kasi na-video nung kinabukasan na kinuha namin yung sasakyan. Dahil umulan, tapos kahapon naman, kinuhaan siya ng RFID. Yun, dala lang tayo ng tali sa buhok. Baka mag-end of the world ang init doon. So, ayan ang makulit na bata, oh. Kinukulit yung tito niya. Yan, inaayos niya yung pinto dyan. Okay, tingnan naman natin dito yung ginagawa nila. Ayun, oh. Oh, diba? Pag open mo, may pader na dyan. Ayan. Nakapagbuhos na rin pala sila. Kaya pala maingay kanina. Ito siguro yung binabaklas nila habang naliligo ako. Ayan. At talaga may pintuan daw dito. Pinalagyan ng pinto. Para tagusan dito. Tapos ito, chillers. Ayan. Pinalagyan na lang din namin ng abiga para hindi na pabalik-balik. Kasi sabi ng itay, konti lang naman daw ang gagastusin. Ipadiretso na namin. So, yeah, may bintana dyan. May abag din dito na lalagyan ng aircon. Kasi ang plano ko po talaga dito, parang gusto ko siyang gawing office. Office, or... Pero sa ngayon po, magiging tabasan to ni Javi. Ito kasi chillers, yan. Ito yung likod ng kwarto namin. Dito, malaking lote pa po yan. Hanggang doon sa likod. Hanggang doon sa may tabi ng riprap. Kaya sana kung may budget, magandang maipadiretso pa ito dyan. Wow, kala mo laki ng pamilya, Ang daming pwede pang gawing business dito sa ilalim. Ito, bali exes po yan. Ang siguro si dalaga na lang ang magpapatuloy dyan. Yung part na yan. Kasi ang laki-laki pa po yan. Isang bahay pa ang laki niyan likod namin. So, andito sila. Dalawa lang silang gumagawa. Itong sahig na to, ito yung unang-unang itinayo dito sa bahay nung magpasimula kami. Pag naalala ko talaga. Ito palang flooring na itong nilalagay. Tuwan-tuwa ng itay dito. Ngayon, ayan, unti-unti. Magalaw-galaw na naman siya. Pagkatapos po nilang gawin yan, panatapos na sila lahat dito, yun naman pong sa taas ang isusunod nila. Inalagyan ko na mga gamit ko, yung mga box ko. So, ayan siya. Pader na. Titingnan natin kung papalitadahan na rin siguro kasi para hindi na sila pabalik-balik dito. Madali lang naman ang magpalitadan niya kasi pagka pinagalaw na naman yan, ang hirap-hirap kayang ayusin yung chillers o ang hirap gumalaw dito. So yan, ganyan. Di, ang laki na naman ang pader dito. Dapat tinan ko nga. Nadugtungo na naman yung pader doon. Yan siya. Yan, so tara, punta na natin yung sasakyan.
Okay, bago ako bumaba, mag-uusap muna kaming tatlo. Sabi ko, anong ipapangalan namin doon si L300? Anong magandang ipangalan? At ito nga pala, chillers, ang epekto ng bumibili ng sasakyan. Kumikintab ang damit. Hindi, matagal na kasi to. Binagli ko lang to sa ukay-ukay ng sister ko. Kaya sinuot ko na ngayon. Hindi nga nila gusto eh. Laki ko daw. Eh talaga namang malaki ako. Tanggapin na natin katotohanan. Si ano na lang? Si Max. Max na lang. Maxim? It's so common. Yun na nga lang siguro Kio. Si Max. Kio. Ako na nga lang. Ako na laging kasama niyan eh. Ako na lang magne-name sa kanya. Si Sugoy. Alam mo ibig sabihin ng Sugoy? Okay. Let's go. Nagkasundo din sa ano. Name. Ayan. So, ang name nito ay si Laxy. Kinuha namin siya sa name na si Laxy Cheers. Kaya, Laxy na lang. So, ayan si Laxy. Hi, Laxy! Ah, diba? Ay, pakit din naman eh. Laka. Wala pang kaano-ano. Makeup. Ang kanyang body. Pero bago ang lahat, ito si Javi. Walang katao-tao dito sa baba. Si ano lang, si Ronald lang pala. Nandito. Yung carpenter namin. Yung mga nag-a-apostery, wala po. Nagbakasyon. Tapos si Javi, ayan. Sina-check niya yung tela na kinuha namin sa warehouse. So, ito nga pala si Laxy. Ayan. So, ganyan ang kabuuhan niya. Ang totoo talaga, chillers, hindi ito yung gusto ko na kunin. Ang gusto ko talaga yung H100. Dahil nagagandahan ako sa forma nun eh. Kaya lang, marami po sa akin na nag-review, mga mismong driver pa na mas nire-recommend talaga nila ito. Dahil hindi pa yata po ako tao eh, may ganito ng sasakyan. Tsaka, bihirang-bihira akong umalis na hindi ako nakakita ng ganito sa kalsada. As in, talagang gamit na gamit to. Lalo na sa mga nagbi-business. Lalamove. Kahit wala pa yung Lalamove noon, madalas talaga ito yung ginagamit ng mga nagninegosyo. Ang dami kasing pwede ditong isakay. Tao, mga hayop, o gamit. Nilabas po naman yan sa kasa, may tinted na po yan. Pero hindi ko po gusto yung ganyang pagkakatinted. Papapalitan ko po yan kapag kumikita na siya. Nang gusto ko po yung salamin talaga. Mirror. Yun yung gusto ko. So, saka na lang yun kapag nagka-budget na siya. So, syempre, yung gagasto sa kanya, yung kita niya. Din, ganun din po sa dashboard. Yung harap po niyan, hindi po siya nakatinted. So, ganyan yung harap niya. Oh. So, plano ko rin yung palagyan ng tinted. Unang-una, kalaban ng aircon yung init kapag nakaharap kami sa init ng araw. Kaya dapat talaga palagyan. Pati naman si Asay. So, yung gulong naman ni Laxy, hindi ko rin masyadong gusto kasi naliliitan po ako. Sobrang laki ng awang. Ayan, kung makikita nyo. Wait lang po, may dadaan na ano. Nagtitenda ng mangga. Ang sarap. Ay, sige po kuya, daan po kayo. Kaso marami kaming mangga eh, sa puno. May pitas lang kami. Ayan, no, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan, masyado malaki yung taas, yung space niya. Ayan, kaya ang gusto kong papalitan ng gulong. Yan yung gusto kong ipabago sa kanya. At yung pong katawan niya, gusto kong palagyan ng ano, name na si Laxy Cheers. Ayan, isa rin niya sa mga pag-iipunan niya. Tapos, yung ano din po, top load. Bali po narehistro po namin yan na may top load. Yun po yung pinaalala ko talaga sa kanila na dapat mayroong ganun para kahit papano na marami-rami yung dala namin, hindi masasayang space sa taas. Siyempre, ganun din yung sa may likod. Ayan, papalagyan dyan ng hagdanan para makaakit sa taas. O, oh, diba? Ang gwapo. Hindi ko masyadong ginusto kasi dito yung harap, yung dito. Hindi katulad nung H100 na, alam nyo yun, para siyang pang-private car talaga. Para din siyang, para siyang van. So, yan, may side mirror yan, pareha, syempre. At ito, hindi ko po alam kung ano ito. Ano? Pwede itong habaan. Antena siguro to. Antena nga to, tingin ko. So, buksan natin yung loob. Yan. Yan, ganyan siya. So, dito naman sa Love Chillers, ayan, yung pagbukas ng bintana, mano-mano lang po yan. Ayan. Ay, hindi ko akalain na ganito. Akala ko nung una, yung dipindot lang. Nung bumiyahe kami, doon ko lang nalaman na mano-mano pala yung ano niya, sa bintana niya. So, ganyan siya. So, hindi ko muna isasara kasi mainit. Tapos, meron dito yung speaker. Ayan. So, may speaker yan dyan. Tapos, ganyan yung loob niya. Ayan siya. Ayan, medyo madumi kasi ginamit ito. Tapos, syempre, may mga plastic pa yun na ganyan. Hindi ko pa pinapatanggal kasi sabi ko nga, ipiflex ko sa inyo. Tapos, okay naman yung leather na ginamit sa upuan. Tsaka, ang ginusto ko sa cover na ginamit nila, medyo magaspang. Ano siya, hindi siya basta didikit sa ano, legs kapag ka naka-short lang or sa balat. Ayan, tapos, ganyan siya. Syempre, may pa-aircon dito. Yan yung talagang chinek kung mabuti. Nasabi ko, gusto ko malakas yung aircon. Tapos, ito, napansin ko lang din dito sa ano, manubela. Maliit, halos na
nasa 1 inch lang, laki niya. Pwede naman itong lagyan ng ano, yung nalalagay na cover dito. Yan, okay naman yung busina niya. Yan. Ang parehas gumagana. Tapos, ilalim ganyan siya. Wala tayo dyan. Ang naiintindihan ko lang po dyan sa ilalim, yung sa una, pa-abante. Preno yung gitna. Ito yung clutch. Ayan. So, chillers, ako gusto ko rin po talaga matutong mag-drive. So, tingnan natin yan. Pag may time, mag-aaral din ako mag-drive. O, diba? Safety belt. Yan. Yan, may mga cover pa yan, chillers, lahat. Hanggang doon. Ayan. Tapos, may pag-ganito din. Ayan. Tapos, may switch naman yung ilaw. Kasi brand new po ito, chillers, ha? Brand new. Okay, tapos ganyan dyan sa ilalim. Yung ilalim nito, chillers, medyo ano lang, walang masyadong compartment. Isa lang, yung nandun sa may dulo. Okay, so tingnan natin dito sa likod. Bubuksan ko dito. Ayan. So dito naman, ayan o. Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ito lang yung nalagyan niya dito. Pwede ka maglagay ng biskuit. Ang liit lang. May mga gamit dyan. Ito yung mga papel sa pagkuha ng RFID. So, mamaya ko nalang ito i-explain sa inyo. So, sana na natin. Tapos, ito naman yung volume ng aircon. Kung gusto mong kinakaligtig ka na sa lamig, itodo mo na yan. Ganyan. Aircon talagang chinecheck kung mabuti dyan eh. Tapos, dito sa ilalim, lalagyan ng gamit. Mga free. Yan, puro free lang po yan. Mga tools. So, ibalik na natin dito sa ilalim. Tapos ito yung handbrake. Yan, may cover pa din. After ng vlog na to, papatanggal ko na rin siguro yan. Or pag bumiyahe kami sa Martes. Kasi babalik po kami ng Martes doon naman sa nag-finance dito kay Laxy. Okay, so ito yung radyo. Di syempre, hindi mawawala yan. So yan, ganyan yung loob. Ayan, so palalagyan ko na lang ito na siguro ng mga iba pang accessories. Pagka nagka-budget na. Tapos dito, ito yung ilalim niya. Ganyan siya. May pasapin na ganito. Pero pwede nyo itong bilhan ng gantong sapin. Or pwede ko itong paggawa ng ano, sapin kay Manong Joe. Sa ngayon, hindi muna. Tapos ito. Yan, may pagganyan siya. Hindi ko na alam kung ano to chillers eh. Hindi ko ito masyadong may explain sa inyo kung para saan to. Hindi po ako professional sa pag-flex ng ganitong klase ng video chillers ha. Sineshare ko lang sa inyo yung ano, pwede ko pong ma-share. Marami naman po kayo mga video mapapanood. Type nyo lang po yung ganitong klase na sasakyan. I'm sure na marami pong gumawa ng mga ganito yung content sa mga sasakyan. Yan, lahat naman may cover eh. Pati ito o sa may ano. So ayan, pati yan may cover siya. Ganyan. Tapos, dito naman chillers sa may ano, sa may likod namin. Naka-open lang siya. Pero pwede rin yung palagyan ng salamin kung gugustuhin. Tingin ko lang po ah. Wala nagsasabi pero feeling ko pwedeng palagyan ng salamin yan or accessories kung ano gustong pwedeng ilagay. Pero sa akin, mas okay na naka-open siya para yung tao dun sa likod. Oh, kain kayo! Ganon! Oh, ito yung pagkain. Oh, inumin! Ganon! Kaya mas okay sa akin na naka-open na ganyan. Pasensya na kayo chillers ha. Hindi ko masyadong ma-share ko ang mga dapat kong sabihin sa mga gustong bumili ng sasakyan. So, dalhin ko naman kayo doon sa likod. Okay, dito naman sa loob. Ayan, buksan naman natin dito. Ayan. Open lang natin ha. Okay lang bang bukas na bukas? Ay, okay. Pwede naman pala. So, ganyan po yung isura nung ano niya, lock niya. Tapos, may pahagdan po dito. Diba, ang galing? Ulitin ko ha. May pahagdan po dito. Ayan, sama ko kayo dito. Pasok. 5 to 6 seaters naman po ang kasya sa bawat upuan. So, parang 12 persons kasya po dito. Tapos, syempre, may hawak ka na ganito. O, sabi ng jeep. Ang kagandahan po dito, ito talaga yung ginusto ko dito. Yung aircon niya. May dalawa dito. Tapos, 4 dito sa kabilang side. 4 din po doon sa kabilang side. Control. Ayan. Dito sa may ilalim. So, yan. Ito yung ginusto ko talaga. Alam mo talaga na malamig dito sa loob kapag binuksan. Kasi, kita naman sa ano eh, ginamit nila na aircon. Tapos yung pinakang taas niya, nilagyan nila ng, hindi ko alam. Basta ano siya, yung hindi mainit. Basta alam niyo yung kulay puti na ano, styro, may makinang. Basta yun yung ginagamit sa ano eh, sa sasakyan, sa mga bubong ng sasakyan. May, basta ganun. Tapos dito, kagandahan, kape mo dyan pre! Diba? Ano mo dyan? Pagkain nyo dyan, diba? Bago pa lang po ako dito sa YouTube, sinabi ko na sa inyo na pag ako talaga umaalis, mag-outing man ako, maghanap buhay man ako, ang gusto ko palaging may balik. Kaya, ito po talaga yung
naisip ko na mas magandang kunin na sasakyan. Ang importante naman sa akin, may aircon. Sa edad kong 36, ayoko yung umalis ng bahay na puro Las Cuatcha, parang, ay, outing tayo doon. Oo, paminsan-minsan pwede. Pero talaga nakafocus po ako doon sa pwede namang after na deliver, saka mag-swimming. Nasanay na po ako sa ganun. Hindi ako yung aalis dahil sa mag-swimming lang tayo, ganun. Hindi. Parang laging may kasamang racket, kumbaga. Ayan. Tapos dito, chillers, ngayon ko lang napansin, nagustuhan ko din yung dito. Nagustuhan ko din yung dito niya, kasi pag nahihilo ka na, may patungan ng braso. Ano ba? Nahihilong-hilo na ako. Yung coffee dyan. Ganon. Parang may pasamano dito. Hindi naman siguro ito yung purpose doon, pero nagustuhan ko siya. Tapos, titingin ako sa ano, si Shopee or sa Lazada o saan man dyan, na parang gusto ko merong maglagay dito ng ano, yung patungan ng soft drinks para pwedeng bitawan. Ayan. Tapos, ito namang upuan, chillers. Ano, naaangat po ito. Kaya lang, hindi ko masyadong gusto yung may ano, plastic. Kasi dumidikit sa legs kapag ka naka-short lang. Dumidikit sa balat. At saka mabaho siya at naka-air. Oo, may amoy talaga pag plastic. Ayan yung kadalasang dahilan ng mga taong mahiluhin sa biyahe. Tapos ito po, naaangat po ito. Wait lang ha, hindi ko alam kung paano. Baka ako baka may spring dito eh. Ayan, ipapaangat natin kay Habi. Yan, isa ito sa mga nagustuhan namin. Dahil may mga set din po kasi na maliliit, iaangat lang namin to, kakasya na. Yan. Tupi mo yung pagbaba. Para, yes. Kasi may spring eh. Natatakot ako. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayan. Kunin mo yung tali sa gitna. Ayun na dito. Hindi sumay sa labi. Ah, ito. Okay. Kailangan nyo lang po maging gagamba paminsan-minsan na, no? Tapos, isasabit mo siya ng ganyan. Oh, landi! Oh, diba? So, ganyan din po dito sa may kabilang side. Ayan. Hindi, tinitinan ko lang chillers kung pwede maglagay ng ano dito. Cooler sa ilalim. Pwede naman kaya lang, maliit lang ang pupwede. So, dito naman sa kabila, sa may pintuan chillers, share ko din po sa inyo. Yan pong part na yan at nababaklas po yan. Ayan. Para mas lumaki yung pintuan. Kunyari, may isasakay na malaking foam or malaking supa. Ayan. Ayan. O, diba? Kaya ako po mai-recommend sa mga nagbi-business dahil parang alam nyong naka-ano po talaga siya, nakatagama. Oh, or naka-set sa panghanap buhay. Oh, alam nyo, chillers, yung iba nito, ginagamit sa pag-deliver ng mga tinapa, ng isda, gulay, mga ganyan. Tapos, ito, may napansin ako dito, parang ilaw to. Oh, lupit oh. Hindi ko lang po alam kung abot po dito yung speaker. Feeling ko po ay wala, hanggang uluhan lang. Okay, patayin natin to, may maki-battery. Buksan natin, mainit eh. Ayan, makunat lang po siyang i-open. Ayan, so yan, pabisa na kami, chillers. Dahil po sa wala itong speaker dito sa loob, papalagyan na lang namin, or lalagyan na lang ni Habi siguro. Kasi trabaho naman niya yan eh. Papalagay tayo ng speaker pa dito, para kahit papano, nakasakay dito sa likod, eh makapag-relax-relax din. So sa takbo naman po nito, dahil malayo-layo din po yung biniyahin niya, from Santa Rosa, Laguna, to Nubaliches, okay naman po yung takbo niya, hindi siya maonggalaw. Kasi babalik pa naman po kami doon after 1 month para po masabi namin doon sa kinuna namin ng sasakyan kung ano yung napansin namin, na pwedeng maging problema, ganyan-ganyan. At i-explain naman po sa inyo ng agent yung mga dapat ninyong gawin. Ayan, hindi ko na po sa inyo may share yung chiller dahil hindi ko po talaga linya yung ganito. Gusto ko lang din sa inyo i-flex yung pailan-ilan na pwede nyo po malaman. Pinaasikaso na agad namin yung RFID nito dahil nga sa alam nyo naman na mahal ko ang oras ko, lalo na kapag bumibiyahe kami, ayoko po talaga, chillers, ng pumipila pa sa cash. Ayan, dahil sobrang haba po talaga ng pila sa cash, sayang yung oras. Yan talaga po yung pangalawang pinaasikaso namin. So, gumastos po kami ng nasa, okay, so itanong natin kay Habi dahil siya yung nagpalakad nito. Libre lang po yung pagkuha ng ganito. Yan, bali libre lang pagkuha ng RFID. North and South po yan. Ko nagbigay po ng tig 500 bawat isang RFID. So may load na po siyang 500. Pag pa ano mo ng RFID, maglo-load ka na rin po ng tig 500 diretso. Lahat-lahat ang nag-gas natin almost 2,700 kasama na yung krudo bayad sa tollgate. Bayad po sa toll gate kasi bali pinadako na ng Skyway kasi pagka hindi ko kasi doon dumaan masyado ng malayo sa kama traffic yung pupuntahan para doon sa pagkuha ng RFID ng South.
Yung dito po kasi sa North, madali lang. Kasi malapit lang po sa amin. Ah, magkaiba ng kunan, pinagkunan nyo? Magkaiba ng kunan. Magkaibang company kasi yun. Again po sa mga kukuha po ng RFID, huwag nyo pong ipalagay sa gitna. Kasi yung kay Asay, nakalagay yung ano, yung sticker, na gano'n, nakalagay dun sa pinakang gitna nung dashboard, di pa nagbablog ako, laging nakikita, laging nahahagip. Kahit pa sabihin na hindi po kayo vlogger, iba pa rin yung nandun lang sa may gilid, hindi nakakalat dun sa gitna, di ba? At ito yung mga resibo, yun yung mga tinatawag na end of the world. Resibo na lang. Minsan po nakaka-experience din po kami ng ano, ng may RFID kami pero pumipila pa rin kami. Naka-experience kami na pinagsasama po nila yung cash at yung may RFID. Hindi ko po alam kung anong dahilan nila. Anyway, may load na po ito pareho kaya ready na po itong gamitin. Ang nangyayari po kasi, madalas niyan, kunyari umalis sila Itay, wala itong load. Pinipm lang ako ni Itay, niloloadan ko na siya. Pwede naman po kasi siyang loadan ng through GCash nyo kahit hindi nyo to hawak. Ang gawin nyo na lang po, isave nyo na po yung account number sa cellphone nyo para ika-copy paste nyo na lang, maluludan nyo na. Maganda kung lagi na lang po nasa sasakyan. Kasi katulad ko, minsan ako ang kasama, minsan si Itay, hindi mo pwedeng lagi itong nasa akin para in case na hindi sila maniwala na talagang may load to. Kasi nangyayari po chiles na niludan nyo pero pagdaan ng toll gate, walang laman. Ayan. At least dala nyo po yung ano, yung card para ma-check po nila yan. Sa GCash o cellphone nyo po yung gamit, screenshot nyo lang po. Tapos, kapag ka sa 7-Eleven naman kayo magbabayad or kung saan mang dyang convenience store, itabi nyo yung resibo. Para hindi na po kayo maabala. Naka-ready na. Bibigay nyo na lang. Yan. So, tagaktak na po ako ng pawis. Ano? Yan lang naman po yung maiheflex ko dito kay Laxy. Susunod na biyahe po nito ay sa Martes. At i-PM nyo lang po ako sa mga gusto pong magpatulong para makakuha rin po kayo ng sasakyan na hindi naman ganun kataas yung down payment at mababa lang po yung magiging monthly ninyo. Dahil ako po talaga nung una, sukong-suko na talaga ako dahil ang tagal na po. 2 to 3 months din po yata ako naghintay simula nung mag-apply kami. Buti na lang si Javi talaga na tiyagaan niya. Totoo yung kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. O, diba? Ay di kung hindi siya nagtiyaga, malaman nagsasacrifice kami ngayon ng 20,000 monthly. Tapos, pwede pa kayo mag-advance at aalalayan po kayo ng magpipinan sa inyo. Kung hindi nyo kayang bayaran o malilate kayo magbayad, sabihan nyo po kaagad sila para pare-parehas po kayong hindi mahirapan. Kaya yun, kinausap ko na yung pamilya ko, laylo sa mga gastusin dito sa bahay, lalo na yung pag-order ng pagkain, add to cart, ano pa. Alam na din, mga online, bawas-bawas na muna. At least mga ano lang po, 1 to 3 months na alalay lang, adjust-adjust lang po. Yun yung sabi ko sa kanila. To be honest po, nanghiram po talaga ako ng cash po. Hindi ko naman po tinatago yan. At confident naman po ako sa banghiram na yun dahil alam ko naman po kung ano yung dapat kong gawin at kung paano po ako magbabayad sa kanya. At magbayad po talaga ako. Ayoko matulpo ha. Maraming salamat po. Napakalaking utang na loob ko po sa inyo to. Alam ko po maraming natuwa sa inyo at marami din pong nainis. Alam niyo na yung kung sino-sino yung mga nainis. Pero ang may advice ko lang sa mga nainis dyan, tanggalin mo na yan sa katawan mo. Hindi makakatulong yan. Hindi kami dapat kainisan, hindi po kami dapat kaingitan, lumalaban po kami ng parehas. Hindi ko man nasasabi sa lahat ng vlog ko yung sacrifice ko. Kung alam nyo lang po, behind the scene, mas matindi po yung sacrifice talaga. Yung pagkuha na lang ng clip para sa inyo, yung pag-vlog na alam anto ka na pero may mga dapat ka pang kunan ng video. Po. Kasi po, iba po yung nanonood lang. Maging ako naman eh, pagka yung mga pinapanoodan natin na ang mga content ay tungkol sa mga pagpapatawa, ang sarap lang panoorin yan. Pero pag sinushoot po nila yan, napakapagod po niya. Kung sa content ko nga eh, sobrang pagod na. Sa kanila pa kaya. Kasi po, sineset up po nila yan eh. Pinag-iisipan po nila yan. Kung sino man po dyan yung mga sikat na vlogger ngayon na malaki ang channel. Bago po yan dumating sa ganyan, marami pong butas na pinagdaanan yan. Sa mga natuwa naman po, maraming salamat po. Malaki din po ang naiambag ninyo. Kung ano man yung status mayroon po ako ngayon. Lagi po ako nagpapasalamat. Maumay na kung maumay dyan. Basta thank you so much po talaga sa mga chillers na alam kong legit na legit. Naging client ko, magiging client ko pa. Sobrang salamat po talaga. At alam ko pong ito yung hinihintay ninyo.
to. Alam niyo, parang nagigigil din talaga sila. Alam niyo na mga chillers, sa mga bago pa lang po dito, mapapanood niyo po yan sa vlog ko. Marami po akong binili na gamit dito sa pag-business ko. Example na lang po yung mga gamit sa pagtatabas ng kahoy. Ano pa ba? Yung mga makina, edging. Magkano din po ang halaga niyan? 20 to 25,000 po yan, pataas yung mga halaga niyan. Ito, itong ginagamit ko ngayon na may, yan po yung mga inuna ko instead na bahay. Kasi natitirhan naman eh. Kaya sa mga nagsasabi po dyan na wala ka na kasing maigasto sa bahay mo, pinipilit mo pa, ganyan-ganyan. Thank you so much. Yun na lang pong masasabi ko sa inyo. Kasi sa sinalita nyong yan, lalo lang nyo po akong sinya-challenge. Lalo nyo lang po akong ginigigil na, okay, sige. Araw mo ngayon, i-comment mo yan. Araw mo yan, masaya ka eh sa comment na yan eh. Pero nasa isip ko yan. Darating ang panahon, nasasabihin nyo na lang ay, kaya pala. Ayoko namang isipin na galit kayo sa akin na ay, kaya ganun, hindi. Pwede rin naman kasi sina-challenge nyo lang din po ako kaya kayo nagko-comment ng ganyan. So yun lang naman chillers yung masasabi ko po sa inyo. Tuloy lang ang buhay. Hindi nyo lang alam kung gaano ako kasaya nung makuha namin ito sa sasakyan natin. Tuloy-tuloy lang talaga. Huwag ka lang talagang magpahinga ka lang, huwag ka lang hihinto. Yun ang takbo ng buhay. Ang sarap chillers mag-invest. Sana lang po ay huwag kayo magsawa na makinig sa akin. Ang sarap mag-invest. May mga i-invest din po ako na ayoko nang ipakita kasi hindi naman na po siguro kailangan. Basta ang may advice ko lang sa inyo, mag-invest lang kayong mag-invest. Ano pa man niya, sasakyan, bahay, gamit, alahas. Pabango, char. Pabango talaga, gusto ko talaga yan. Huwag lang puro waldas. Huwag lang puro labas na labas yung pera nyo. Wag. Make sure lang po na masaya kayo sa ginagawa nyo. Kasi may mga tao pong hindi masaya na nag-i-invest sila. Parang feeling nila toxic yun sa sarili nila. Kasi iniisip nila, parang ipundar ka nga, hindi ka naman masaya. Ganto. Kaya ang ginagawa nila, nagsuswimming sila. Punta sila sa kung saan-saan. Kasi life is too short daw eh. Eh ganun yung katwiran nila. Huwag na lang po siguro natin gayahin o tularan. Pero kung ikaw isa ka rin sa ganun, ang pananaw, push mo yan. Kasi maiksi lang daw ang buhay. Eh, paano ang tanong ko? Paano kung humaba nga? Paano kung humaba yung buhay mo? Nga ka, bandang huli. Siguro ano na lang, balance. I-balance na lang. Kasi ako naman, kahit naman nagpupundar ako, aminado naman ako kahit paminsan-minsan. Naglalaskwatsa din ako. O, diba? Yun nga lang, kasama sa vlog, kasama sa deliver. Ayun, so ang saya chillers na dati nakikisakay sa kay lang ako. Ngayon, may sarili na kami sasakyan. Siyempre, hindi pa rin mawawala sa isip ko at sa plano ko yung talagang dream car namin. Or ako mismo. Dream car ko talaga yung si Rush. Iba yung private car kasi. Iba pa rin talaga. Pero syempre, hindi natin masasabi. Malay nyo, maganda ang kitaan sa ganitong klase ng sasakyan. Hindi ko maipapangako na sa susunod, si Rush na ang kukunin ko. Baka pa nagkataon, ganito po rin po uli ang kunin namin. Kasi yun, dun tayo kumikita . Na lahat naman ng mga idea na yan, halos na natutunan ko yan sa Itay. Kasi marami na rin po kami naging experience na hanap buhay na ang lakas ng kita, pero biglang bumagsak. Ayan. Kaya, huwag nating unahin yung pagpapasarap kapag kumikita tayo. Pundar ng mga pangmayaman na gamit, mga ganyan-ganyan. Naku, chillers, makinig kayo. Kahit pa sabihin na mas matanda pa kayo sa akin, or mas mataas po ang pinag-aralan nyo sa akin, iba pa rin po ang mas marami naging experience. Nakakapagsisi kapag nagkaroon tayo ng sakit at wala malang tayong mahugot. Pag naranasan nyo na sa ospital kayo, kasi nakikita ko sa ibang tao na wala, walang pera . Nagtsatsaga, pipila, tapos wala pang aircon, yung pila, so lahat may sakit. Hindi katulad ka pong may pera ka, maayos ang ospital na pupuntahan mo kasi nga may pera ka. Pero yung iba naman kasi, wala pa naman masyadong budget, kumaka-private agad, wagas. Mga pakiramdaman din. Akit tayo ngayon sa rooftop. Aalisin na daw ni Javi yung ibang mga halaman dun. Ilalagay dyan sa baba, sa may gate. Tapos, ang iwan lang doon yung palmera na halaman. Babawas kami ng gamit kasi. Pag sobrang dami na kasi, ano, kumusta ang mga balat ninyo? Yung mga kuto-kuto ninyo? Kasi bukas, dito naman gagawa sila lito sa taas. Pagkatapos sila magbuhos sa baba. Ito mga malalaking halaman, ibababa na daw. Mag-aayos kami dito ngayon. Ito mga palmera ko, ang lalaki na . Ay, tinan nyo yung mga kamatis dito, . Ang dami na. Anihin na pala namin to. Ninari namin. Dami, . Ang dami na rin pala nung talong. Medyo humaba na. Ayan, . Ay, pitasin na muna ito para . Wala kasi si Itay, . Ay, mga okra din. Ayan, . Medyo humaba na yung talong. Dapat mayroon akong lalagyan. Kuha tayong lalagyan dito sa kusina. Mapupuno to, sigurado. Ay, ang daming mangga! Ay, oo. Ang dami nga. Ang dami.
daming mangga. Pero ito na muna, anihin natin. Binugapit din yung sili. Yung iba nang umiitim na sa sobrang init. Hindi ko alam kung wawa sa init o sobrang hinog na. Dami, tutuwa ako. Lalo na doon sa taniman nila, Maki, Chilos, grabe. Talagang halos naglalabanan yung dami ng dahon sa dami ng bunga. Panigang to eh. Kunin ko na lahat. Tinan nyo si Snow sa paahan ko. Siga yan eh. Ang dami na sili. Dami. Guys, kamatis naman tayo. Dami oh. Ayan. Ang bango. Ilalim mo na laki. Ilagay kita doon sa gitna ng ano. Anong pinagin sa gabal ng talahib? Ayan, kitikaw. Kitikaw. Uy, no. Dami, chilos oh. Nangangagat ba to? Dami yan. Ito pa. Anong bat? Ito pa. Ang dami. Wala yung may-ari nito. Kunin na natin lahat. Ang buta ng aso nito. Parang mamahali. Anong kakainin ko ngayong gabi? Tapos may lipay. Ay! Akala ko may lipay. Alam yung lipay? Higad. Nagagalit siya. Snow. Dami na oh. Ito. Dami. Kailangan anihin na kasi ito eh. Malambot na siya, mahuhulog lang. Wala, punong-puno na. Other baby oh. Oh, baka katihin yan, ha? Wow! Good job! Tapos lang namin to. Hindi na kasya. Kuha tayo ng panibagong lalagyan. Yung iba nahuhulog eh. Hindi pa naman pinipitas. Ito. Hihinog pa rin naman to kahit napitas na eh. Tama na. Pero dami pa rin bunga. Yung parte na yung dawag, pero itong parte dito, busin na lahat ang bunga. Ayan. Kuha natin yung mga kalamansi. Naku, baka mapanood ito ni Itay, sabihin nun. Mali ang pag-ani nyo. Dapat ginugupit nyo. Hindi, paano naman pa-slide naman yung pagpitas ko eh. Pa-slide? Dami. Yabang ko mamaya, pag ako nahigad-higad dito, ewan ko lang ano. Kasi kailangan namin ng kalamansi ngayon. Magluluto kami ng... mais. Sinigang. Ano pa? Bango ng kamay ko. Ang dami pa dito sa ilalim. Dito anak, ang dami. Oh. Sabi ko sa'yo, marami dito. Dilaw na nga yung iba eh. Nag-amoy kalamansi tuloy. Oh, yan. Okay na. Ayan. Okay na to. Oh, ito, lipat mo na to si Bongga Belia. Ito po. Nung daldal yan ay. Ayan. Nadala na niya yan sa baba. Silipin nga natin. Ay, tingnan natin. Gusto niya na. Ala, hindi nga pala nilalagay. Doon kasi ilalagay yan sa may imburnal. Para magmukhang matino naman dyan sa may baba. Hindi pa rin kasi nililipat yung kubo. Pero malapit na yan. Hintabay lang po kayo ha. Ito oh. Wala na yung mga halaman din nila Itay dyan. Kasi nga po, hindi kinakaya ang init. Kaya yung halaman niya, doon niya nilagay sa bahay nila. Ayun, oh. Yun. Yan, nakita niyo may bakod na yan. Diyan niya nilagay yung mga tanim niya. Sige, ay, anak, hindi pala kumakain yung mga yan. Tingnan mo yan. Ay, shh! Ay, para kayo mga... Ay, ayoko na. Ang natura ko, ha? Oh. Ano ito? Basura na ito. Tagabigyan na yung kuha mo. Kamay niya. Ay, dirty yan.
Pupunta tayo ngayon dito. Nandito na sa taas sila dito. Sa si Bulldog. Dito sila gumagawa ngayon. Bali natapos na nila dito. Gumawa ng isa pang drainage. Kasi medyo nagkakaproblema yung unang drainage namin. Ito. Parang mababaw siya. So ang nangyayari, naiipon yung tubig dito. Halos kalahati na saka palang lumalabas doon. Kaya nagpalagay kami na additional drainage dito. Nilabas na lang muna namin. Dito. Yan. Papunta ron. So, yan na muna ang pansamantala na katulong niya na paglabas ng tubig. So, tapos na sila ngayon dyan. Dito naman sila sa kabila. Yan. So, eto, pinalaligyan ko na sa kanila ng hollow blocks. Yan, pinasasarado ko hanggang dun sa taas. Diretso dito hanggang dito. Maglalagay din ng hollow blocks papunta rito. Hanggang dyan lang. Yan. Halos katapat lang nito ang lapad niya. So gagawin ko siyang imbakan ng mga gamit. So yung sa flooring niya, magdadagdag din ng semento. Yan yung gagawin nila ngayon. Hanggang bukas siguro, diretso papalitadahan na rin nila yan. Ngayon, nandito sila, kabilang dulo. Yun, naghahakot ng hollow blocks. Inaangat nila isa-isa. Ayan si Master Bulldog. Yun. Nandun si Lito, nakatabi dito sa baba. Siya naman ang nagkakabit. Si Bulldog ang tagahatak dito sa taas. Kasi mas matagal pagkayahagdan nila isa-isa. Nandito kami sa rooftop. Eh. Mas matagal ang trabaho. Kaya iniisa-isa na lang nila dyan. Ayan. Marami-rami rin yung hakutin nila dyan.